Hello mga bossing! Welcome back sa my channel. Kayo po ba mga bossing ko ay isa sa mga nag-iisip sa ngayon kung ano po ang mga magaganda na pwede nating ilagay sa loob ng ating puntahanan para po tayo'y maka-attract ng swerte? Minsan po ba'y napapaisip kayo, baka may malas po sa loob ng inyong puntahanan na dapat ay alisin na? At kung ano po yung mga pinakamasuswerte mga bagay na dapat ay meron po tayo para tuloy-tuloy ang pasok ng swerte? Kung kayo po mga bossing ko'y naniniwala sa mga gatong mga pamamaraan at nais po na higit kayong maka-attract ng swerte, ang video ito ay para po sa inyo. Bossing ko, isa sa mga nag-iisip sa ngayon kung ano po ang mga pinakamabisang pamamaraan para po tayo maka-attract ng swerte. Ako po'y may tuturo sa inyo po mga bossing. Kamusta po ang orasan po ninyo mga bossing? Ito po yung mga limang bagay na makakatulong po sa inyo para masigit kayong swertein. Masigit na maka-attract ng swerte bukod sa sipag at tiyag at pananalig sa malapanginoon. Kailangan po mga bossing ko, ang orasan po natin ay bilog. Huwag po kayong bibili mga bossing ko ng ang orasan ay iba't iba ang hugis, may octagon, may iba-iba po mga bossing, may tatsulok, or iba-iba po yung mga design ng orasan. Dapat po ang orasan po natin mga bossing ko ay bilog lamang. Dahil yan po mga bossing ko, kapag ka iba't iba ang hugis ng inyong orasan, lahat ng mga taong nakatira sa loob ng inyong puntahanan ay paiba-iba ang isipan, magulong isipan, at magkakaroon pa ng madalas sa pagtatalo kasi iba-iba ang panalo nila sa buhay. Kapag naman po bilog mga bossing ko, ay inihalid tulad ito sa barya na mabilis gumulong ang magandang kapalaran. At yan po mga bossing ko, smooth ang daloy ng swerte. At mainan po mga bossing ko, ang inyo pong orasan ay kahoy, yung pinaka-lining ng bilog. Ayan, kaya kung ang inyo pong orasan ngayon ay, halimbawa, may crack na at gusto nyo nang magpalit, bagamat ito ay bilog. Pero sayang naman kung magpapalit tayo, tas maayos pa naman ang ano po niya, ang orasan po ninyo at bago pang bili mga bossing. Pero kung kayo'y magpapalit, pinaka-mainam na ang pinaka-lining ng ating orasan ay kulay brown or kaya ay kahoy. Mas swerte ang dulot po niyan mga bossing. At yan po mga bossing ko, lalo-lalo na sa Year of the Rabbit 2023, the best mga bossing ko ang kulay brown. Or kaya kasi ang Year of the Rabbit ay yan ay sa 2023 ay wood. Swerte po yan mga bossing. Ngayon po, pero kahit anong taon po lumipas, swerte po yan mga bossing. Yan ang pinakamaswerte sa lahat ng orasan mga bossing ko. Yung pinaka-lining niya ay wood at ito po ay kulay brown at ito po mga bossing ko ay bilog. Bilog lamang ang hugis. At kapag halimbawa ito yung harapan ninyo, ito yung silangan po ninyo, dapat ang inyo pong orasan ay nasa gawing kaliwa at nakapako sa pader. Huwag nyo itong isasabit, yung mga panapanabit, umaalog-alog. Naku mga bossing, ang swerte nyo ay aalog-alog din. Kaya kailangan ipako na ang swerte para hindi aalog-alog, hindi mabuhay. Yan. Ngayon po mga bossing, yan po ang isa sa mga pinaka-the best pagdating lalo-lalo na sa orasan. Pero kung ang orasan po ninyo ay may lamat na, kahit sabihin nyo bilog po yan, kahit yan ay kahoy, kahit yan ay brown, malas na po yan. Basta may lamat, itapon nyo na po yan mga bossing at magpalit ng bago kahit mumurahin lamang mga bossing. Ang dulot nyan ay swerte. Ganun din po mga bossing, eto pa. Kung ang inyo po nakagay na nabanggit ko, yung padalwa mga bossing ko ay ang walis tingting, walis tambo. Kailangan bago po yan mga bossing, lalo na sa pagtungtong ng 2023. Or kung ngayon minamalas po kayo, may ilang buwan pa naman ang bibilangin mga bossing, pwede ka pang bumili ng bago, pero itatapon nyo rin po ito sa darating na 2023. Mura lang naman kasi ang walis tingting, kahit walis tingting na maliit, kailangan ay bago. Sa main door po ninyo mga bossing, walisin nyo po yan. Yan ang gagamitin yung pangwalis mga bossing. Sa main door, kailangan bago ang iwawalis po ninyo. Alisin nyo yung mga anlilawang nakakapit sa mismong gilid-gilid ng inyo pong pintuan. Yan po yung sumisimbolo ng kamalasan, kalungkutan, mga problema, pagdadaanan at kahirapan. Kaya alisin-alisin nyo po yan mga bossing. Pagpagpagpagin, pati ang mga bintana po ninyo na maraming mga agyu-agyu, mga anlilawa, mga bossing, tanggalin nyo na po yan. Tapos habang nagtatanggal kayo, pasok ang swerte, pasok ang swerte, lumabas ang malas. Paulit-ulitin nyo po yan mga bossing. Panlinis nyo rin po yan ang mga kisami po ninyo mga bossing dahil ang dulot po niyan ay swerte. Yan pong walis ting-ting, kailangan ang mga walis ting-ting, walis tambo, basahan,
Yan po mga bossing ko ay laging bago. Kapag napasin niyo luma na po ito, itapon niyo na po ito mga bossing, lalo-lalo na sa pagsalubong ng 2023. At kapag po kayo ay magbubukas ng tindahan na bago, ganun din po ang inyo pong pagpapatayo ng bahay, kayo po ay lilipat na ng bahay, huwag yung dadalhin doon sa luma ninyong inuupahan o luma ninyong bahay. Ang mga luma ninyong gamit na mga walis tambo, walis tingting, huwag yung dadalhin doon sa bago ha mga bossing. Or kaya may negosyo po kayo, tapos meron kayong imbis na naisip nyo, hindi na ako bibili kasi sayang. Naku mga bossing, huwag nyong panghinayangan. Yan po mga walis tingting, walis tambo, may ibig sabihin po yan. Dapat laging bago dyan sa bago ninyong transaksyon, bago ninyong bahay mga bossing. Huwag po kayong kukuha ng mga luma, dahil yung mga luma, marami na po ito mga negatibo na nasagap na maaaring kapag in-enter nyo doon, walang pagbabago sa buhay. Kung minalas kayo dito sa nilipatan niya, halimbawa dito sa bahay ninyo, minamalas kayo sa apartment, tapos or kaya sa luma ninyong bahay, binenta nyo po ito, nagpatayo ka ng iba, or kaya po uupa ka sa iba. Ngayon po, yung ginamit nyo po dyan at ginagagamitin nyo doon sa nilipatan nyo, wala pong pagbabago, kaya masasabi nyo po, ay bakit ganun, parang walang pagbabago, parang hindi pa rin sinaswerte. Maaaring gumamit ka pa rin ng mga lumang walis tingting, lumang daspan, lumang walis tambo, at mga basahan na luma. Dinala nyo lang yung kamalasan po. Kaya kailangan bago mga bossing. Kung sa ngayon, napapaisip ka, parang ikaw yung minamalas, ngayon po, bumili ka ng walis tingting na bago mga bossing, at yan ang pan-general cleaning nyo sa inyong pong tahanan. Ngayon pa mga bossing, the best din po kung meron din po kayo ng mga yung basahan mga bossing na tela, yung cotton, yung huwag kayong gagamit mga bossing ko ng plastic na basahan, yung mga doormat. Dapat po mga bossing ko ang gagamitin ninyo cotton, kasi parang plastic na ano rin po yan, yung mga taljan halaman. Kasi pag kayo gumamit ng mga plastic na halaman mga bossing, instead po na ma-relax yung mga tao na miyembro ng pamilya, yan po mga bossing ko ay mape-pressure, magiging amenity ng ulo mga bossing. Kaya ganun din po yan sa doormat. Kailangan po, ang doormat po natin mga bossing ko ay cotton na sumisipsip ng dumi. Hindi po yung parang nandyan lang din kasi plastic yung inyo pong ginamit. Kailangan po mga bossing ko ay doormat na cotton. Tapos ang pang-apat mga bossing, the best sa doormat na cotton, pumili po kayo ng mga brown or kaya gold mga bossing ko ng doormat na cotton, or magpasadya po kayo mga bossing. Pagtapos lagyan niyo po ng barya po yan mga bossing, at yan po ang dulot po niyan ay swerte mga bossing. Mapapansin niyo po mga bossing ko na lagi kang iaadya ko sa lagi kayo suswertihin. Suswertihin po kayo kada tungtong ng paa niyo po diyan mga bossing. Proven po ito, lalo-lalo na sa main door po ninyo kapag meron kayong ganito mga bossing. Ngayon po mga bossing, yan po yung lima na pinaka the best na dapat ay huwag kayong magpapawala. Baka hindi nyo po ito alam mga bossing. Only apple pagyo po yan mga bossing. Yung mga nabanggit ko po sa inyo ay napakaswerte. Unang-una, yung orasan na bilog mga bossing ko na kulay brown, na kahoy dapat ang mismong gilid. Pagtapos walis tingting, yung mga gamit po natin ng mga panlinis. Ganon din po mga bossing ko yung ati pong doormat na gold mga bossing, at lalagyan po natin ito ng barya mga bossing. Ganon din po mga bossing ko yun nga pong iwaksi po natin yung mga iba-iba pang hugis na parang, tsaka yung mga kulay, makukulay na parang mabigat tignan, yung ganon. Kailangan kapag tinignan nyo, parang maliwalas, parang marirelax yung inyo pong isipan. Yung mga iba't ibang hugis na disenyo ng inyo pong tahanan, alisin nyo rin po yun. Ganon din po yung mga makukulay na nakakapag parang mabigat sa, yung unang tingin nyo palang parang madilim, yung ganon mga bossing. Dapat po, unang pasok na inyo pong tahanan, kailangan maaliwalas. Kaya sa darating na 2023, gawin nyong maaliwalas ang loob ng inyong tahanan at hindi madilim mga bossing. Kasi ang madilim na loob ng tahanan ay nagdudulot din po ng kalungkutan, ng kamalasan. Yan po, kaya kailangan, sa ngayon pa lang tingin na kayo mga bumbilya po ninyo, kailangan yung maliliwanag talaga. Alam nyo po ba mga bossing, ito ma-share ko lamang. Noong mga 2018, ganyan po, 2017-18, na may nakapagsabi po sa amin na malapit sa amin na parang nang sayang daw po yung sa kuryente dahil pwede naman daw po yung mga 5 watts kaya lang madidilim po mga bossing. Ngayon po mga bossing, kahit na dalawahin mo yung dalawang 5 watts, madilim pa rin. Iba pa rin yung isang bumbilya pero napakaliwanag. May connection din po yan mga bossing, kasi ang ginawa ko po dati mga bossing, noong nakakatama na po kasi parang mga gumagawa na ako ng mga iba pa mga pampaswerte, yan sinuswerte na po. Bumili ako ng bumbilya, bili na biling ko sa mister ko na huwag bibili ng mga kahit may bukas ang ilo, parang ang dilim.
dapat yung pagbukas ng ilaw, maliwanag. May connection din po yun. Talagang maliwanag, mga bossing, dapat ang paligid. Huwag kang maghahaya o kung pagtisan. Una, lalabo ang mata ng inyong mga anak. Tsaka kung ano yung mga ginagawa mo, lalo na sa transaksyon ng gabi, lalabo yung mata ninyo. Huwag yung pagtisan po yun. Mas maganda yung maliwanag talaga, mga bossing. May kaugnayan sa swerte. Kaya kailangan maliwanag talaga. Tapos, bago sumapit ang 2023, dapat na-check nyo na yung mga bumbilya po ninyo. Kasi kagaya na sinare ko nga po sa inyo, sa mismo hapagkainan, nawalan ng ilaw. Kaya sobrang worst ang mga pangyayari ni makain ay wala mga bossing ko. Kaya kailangan, ang panlima po natin, yung pong bumbilya. Kailangan maliwanag na maliwanag ang bumbilya po natin. Kapag meron kayong ganyan sa loob ng inyong puntahanan, mas magaan po yung pasok ng swerte. Huwag niyo pong hayaan na yung mga didilim. Yung madidilim po yung 5 watch na malabo, kumbaga dalawang 5 watch ng bukas ay ang labo pa rin. Maganda po, ang pipiliin yung liwanag ay yung maliwanag talaga. Para pagbukas ninyo, maliwanag ang loob ng inyong tahanan. Talagang maliwanag at hindi dim. Kasi pag dim, mga bossing, dim-dim po ang swerte. Pansin ko rin po yan, mga bossing. Marami rin ako nabigyan ng ganyang payo noong 2019, 2020, at noong 2022, mga bossing. At yun nga po, kung mapapansin nyo po, yung mga ilaw namin yung dati, yung pag ako nagbibideo, malabo. Ito pa, mga bossing, lahat po yan ngayon, pinaliwanagan ko na. Sabi ko, dati huwag kang bibili, bilin na bilin ko, huwag kang bibili ng bumbilya na hindi maliwanag. Huwag yung may dim, yung nagdidim yung ilaw. Kasi yung po, mga bossing ko, dim din ang swerte. Kaya kailangan maliwanag na maliwanag, mga bossing. Kaya lagi ko nga pong payo, hawiin ang kurtina, lalo na sa umaga, papasukin ang swerte. Yan po, mga bossing ko, ang ilan sa mga napakasuswerte. Subok na, mga bossing ko, na napakasuswerte. Once na meron kang ganyan sa loob ng inyong puntahanan, ang dulot po niyan ay swerte. Tuloy-tuloy ang pasok ng swerte, mga bossing. Subukan niyo po yung aking binanggit, mga bossing. At ngayon pa lamang, kapag napanood niyo po ito, mga bossing, yan po, mga bossing ko, ay mapapansin po ninyo pag nabili niyo po yan. Ngayon 2023, meron na po kayo. Ready ka na sa pagsalubong. Hindi ka nagmamadali. Mapapansin niyo po, mga bossing ko, na mas magiging magaan ang dali ng swerte ng mga nakalipas na buwan, nakalipas sa taon, higit itong 2023 na darating sa inyo na siksikliglig at aapaut, maraming biyaya ang dadaloy po sa inyo. Kaya kung kayo pinaniwala at naisyo po itong gawin, mga bossing, asya mga bossing, good luck po sa inyo po lahat.